Gaya po ng sabi natin kanina, ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang solemnity of the most holy body and blood of Christ. Ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Ito po ang pinakamahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Kaya po sa ating katesismo, ano ang sabi dito? This is the source and summit of Christian life, ang pinagmumulan at rurok ng Kristiyanong pamumuhay. Gayun din po, kaya nga mapapansin niyo po sa lahat ng ating simbahan, sa lahat ng ating kapilya, ano po ang laging sentro? Ang laging sentro ay ang krus at ang altar ng ating Panginoon. Dahil po sa altar ng ating Panginoon, dito natin tinatanggap ang kanyang kabanal-banalang katawan at dugo. At alam niyo po, sa history po, sa kasaysayan po ng ating simbahan, nagkaroon na po tayo ng maraming himala. Maraming himala. Isang uri po ng himala diyan ay yung mga ostya at yung mga alak na nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Dito nga po sumikat yung malapit ng makanonize na santo, si Blessed Carlo Acutis. Dahil po isa po sa ginawa niya sa internet, kinolekta po niya yung mga accounts ng Eucharistic miracles. Sa buong mundo po, meron pong around 100 cases. 100 cases of miracles in 19 countries. Kinolekta po niya yon. Marami pong halimbawa kung saan po yung mga ostya, sacred host, ay naging talagang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman po natin required na paniwalaan ito, pero sa mata po ng ating pananampalataya, ito po isang malaking biyaya. Kasi gusto talagang sabihin ng ating Panginoon na ang aking binibigay sa inyo ay ang aking katawan at ang aking dugo. Sapagkat ito po yung katotohanan na pinahahawakan ng ating simbahan nung simula pa po. Ang paniniwala natin ng ating Panginoon ay tunay na binibigay ang kanyang katawan at dugo para sa bawat isa sa atin. Magbigay lang po ako isang halimbawa po ng himala. Itong himala po ay nangyari po sa Italia noong 970 AD. Napakatagal na, hindi ba? 970 AD. Ito po ay nangyari sa Lanciano, Italy. Kung saan po, noong panahong pong yon, mayroon po isang batang pari. Kawardin na lang niya, bata siyang pari, siya ay nagmimisa. Yung po pala, sa loob-loob niya, siya ay mayroong pagdududa. Siya ay nagdududa sa kanyang pagmimisa, sa loob-loob niya, pagbakino-consecrate ko ang banal na osya at alak, tunay nga ba itong nagiging katawan at dugo ni Kristo? Yan po ang kanyang naiisip bagong pari siya. Talaga bang itong tinapay at alak pag aking kinukonsecrate sa banal na misa ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo? At alam niyo po, isa po sa kanyang misa, habang siya ay nagmimisa during consecration, nang tinaas na po niya ang ostya, ang tinapay, ito po sa harap niya ay nagbagong anyo, naging laman. Kaya nga po hindi na niya ito na-consume, naging tunay na laman. Gayun din po, nung tinaas niya ang kalis, yung alak naging dugo. Hindi na rin po niya na-consume. Kaya po kung tayo ay magpupunta po sa simbahang ito, sa Lanciano, Italy, ito po ay pinreserve. Ganyan naman po tayo, hindi ba? Kapag nagkakaroon ng himala, pinipreserve po natin yung mga relics, yung mga artifacts. Kaya ito po ay makikita niyo pa rin po sa Italia. Nakadisplay po yan. Nasa monstrance, may lalagyan yung tinapay, pati yung alak. At maswerte po tayo ngayon sa ating panahon dahil nasa panahon po tayo ng modernong era. Modernong era kung saan maganda na po ang ating medisina, hindi po ba? Maganda na ang ating siyensya. At alam niyo po, ito pong himala na po ito ay isinailalim na sa laboratory test. Tunay nga ba yung katawan ni Kristo? Tunay nga ba yung dugo ni Kristo? At ilan po sa mga himalang nangyari po ay tinest na po sa
ng siyensya sa mga laboratorio. Masesearch niyo po yan sa internet. Sabi nga po natin kanina, yan nga po yung kinolektang informasyon ni Blessed Carlo Acutis na malapit na maging santo. Kinolekta po niya yung mga Eucharistic miracles at ang ilan po dito ay na-test na po sa laboratorio. At alam niyo po, dahil nga po sa na-test na po ito sa laboratorio, marami pong tanong ang nasagot. Isa po tanong sa tanong dyan, kung yan talagang tinatanggap nating tinapay sa banal na Eucharistia ay katawan ni Kristo, alam niyo po kung ano po isa sa mga tanong na sagot dyan? Anong bahagi ito ng katawan ni Kristo? Hindi po ba? Naisip na po ba natin yun? Tayo ay lagi nagsisimba. Tinatanggap natin sa komunyon, katawan ni Kristo. Pero ano nga bang bahagi yan ng katawan ni Kristo? At ang resulta po ng laboratory test, ang osya po na naging laman, marami po yan tinest, ito po pala ay bahagi ng puso, heart tissue. Kaya mga kapatid, sa bawat pagkakataon pong tayo ay tatanggap ng banal na komunyon, banal na katawan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po ba paggagamitan natin ng theology, ng teolohiya? O nga, ano kayang bahagi ng katawan ng ating Panginoon ang ibibigay niya sa atin? Tama, hindi ba? Yung pinakamahalaga, ang puso. At alam niyo po, dahil nga po ang puso, marami pa yung bahagi, alam din po nila kung anong bahagi ng puso kasi marami po yung parts eh. At alam niyo po kung anong bahagi ng puso, medyo technical yung term. Yung bahagi, specific na bahagi po ng puso ay yung pong tinatawag na myocardium. Medyo technical po yung term. Ang ibig sabihin lang po, ito po yung tissue o yung muscle o bahagi ng puso ng isang tao na nagpapump ng dugo sa buong katawan. Ibig sabihin po ng myocardium, ito po ang pinakamahalagang bahagi pa ng puso. Dahil ito po ang responsable para ipump lahat ng dugo sa buo nating katawan. Hindi po ba ganun tayo ka-special sa ating Panginoon? Hindi lang niya inalay ang kanyang buhay sa krus, ibinibigay niya pa sa atin ang kanyang katawan. Pero anong bahagi ng katawan? Yung pinakamahalagang bahagi ng katawan, ang puso ng ating Panginoon. At hindi lang doon nagtatapos. Andun pa yun sa pinakamahalagang bahagi ng pinakamahalagang bahagi ng katawan, ang myocardium. Ganon po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ang binibigyan niya sa atin, yung pinakamaganda. Ang binibigyan niya sa atin, yung best. Ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, ganyan ko kayo kamahal. Mahal na mahal ko kayo. Bibigay ko sa inyo aking buhay. Bibigay ko sa inyo aking puso. Ang pinakamahalagang bahagi ng katawan. At isa rin po sa resulta na nalaman po natin, dahil nga po hindi lamang tinest yung tinapay na naging laman, ang tinest din po is yung alak na naging dugo. At nung tinest din po, marami pong nalaman eh, pero ang isi-share lang po natin ay yung blood type. Alam niyo po yon, may blood type ang ating Panginoon. Siyempre naman, kasi siya ay Diyos na naging tao. Kaya meron siyang dugo, meron siyang blood type. Medyo magkukunting science muli po tayo. Dahil po, sasagutin natin dito kung ano po ang blood type ng ating Panginoon. Pero una po sa lahat, meron po kasing walong blood types. Di po, meron tayong O, A, B, and AB. Apat po. At dahil merong plus saka minus, positive, negative, kaya po siya naging walo. At alam niyo po, sa dugo po pala, meron po kasi tayong, alam naman natin yung blood donation, di po ba? Meron po pala yung table. Kung saan po, halimbawa, ang dugo mo ay O, meron lang na uri ng dugo na pwede ka mag-donate. Ganun po pala yan. Meron specific. Halimbawa, blood type mo ay B. Meron ka lang blood type na pwede mong bigyan ng dugo. Hindi mo mabibigyan lahat ng dugo. Ganun din po, may blood type na, halimbawa, ang blood type mo ay A. Hindi mo pwedeng tanggapin lahat ng uri ng dugo. Meron po yung table. Kaya po meron dalawang special po na blood type. Dalawang special na blood type. Yung pong O negative,
saka po yung AB positive. Kasi po pag ikaw ay O negative, ibig sabihin pag magdo-donate ka ng dugo, kahit sino pwede mong bigyan. Ang tawag sa'yo, universal donor. Gayun naman po, kung ikaw ay blood type AB plus, ang ibig sabihin po nun, kahit kaninong dugo, pwede mong tanggapin. Ang tawag sa'yo ay universal receiver. Ito na nga po yung dalawang special na blood type. Ano sa tingin niyo po ba ang blood type ng ating Panginoon? Naandyan lang po yan sa dalawang yan. Ang ating Panginoon ba ay universal donor? Tagabigay ng dugo? O universal receiver? Tagatanggap ng dugo? Ano po sa tingin niyo? Ang sagot po, ang blood type ng ating Panginoong Jesus ay AB plus. Ibig sabihin, siya ay universal receiver. Inikilabutan na po ako. Kasi po, paggagamitan na natin ang theology ito, ano ba ang ibig sabihin nito? Kasi nga po, pag tayo po ay nagkukomunyon, pumila na tayo, tayo nagkukomunyon, tinanggap natin katawan ni Kristo, amen. Tinanggap po natin ang ating Panginoon. Ang akala po natin ay tinatanggap natin ang ating Panginoon. Hindi po ba ganun? Kasi pag may kinakain tayo, kahit anong kainin natin, kalin, ulam, nagiging bahagi ng ating katawan. Pero sa ating Panginoon po, iba. Sa ating Panginoon, iba. Ibig sabihin, pag tayo nagkomunyon, tumanggap tayo ng katawan ni Kristo, baligtad po ang nangyayari. Pag tinanggap natin ang ating Panginoon, tayo ang nagiging bahagi ng katawan ni Kristo. At ito po ang tinuturo po sa atin ng ating simbahan. Ito po ang tinuturo sa atin ng ating teolohiya. At tuwing tinatanggap natin ang ating Panginoon, baligtad, hindi natin siya nagiging bahagi. Tayo ang nagiging bahagi ng ating Panginoon. Kaya po nung pag nakita po yung lab test na yun, talagang totoo ang teolohiya. Talagang ang ating Panginoon ay universal receiver. Dahil ito po ang gustong-gustong gawin ng ating Panginoon. Makaisa ang bawat isa sa atin. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit bumaba dito sa lupa ang ating Diyos. Mahal na mahal ko kayo, gusto ko kayong makaisa ang bawat isa sa atin. Ganyan po tayo kamahal ng ating Diyos. Bumaba siya dito sa lupa, tiniis niya lahat ng hirap. Nung siya ay naging tao, nagkatawang tao, tiniis niya, naranasan niya lahat ng hirap ng pagiging tao. Hindi lamang yan, inialay pa niya ang kanyang buhay sa krus at sa altar. Dahil mahal na mahal niya tayo, gusto niyang makaisa ang bawat isa sa atin. Napakaganda po talaga ng ating pananampalataya. Napakaganda ng gustong mangyari ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya lang po, nakakalungkot po. Mas lalo na po, ako po ay nakapagbigay ng ilang recollection at mga retreat this past years. Nakakalungkot po. Pag po ako ay nakapagbigay ng mga recollection, mga retreat, karaniwan po sa mga estudyante, ang tinatanong ko po eh, sino dito ang nagsisimba linggo-linggo? Nakakalungkot po ang resulta. Karaniwan po, di ba ang estudyante, mga around 40 yan. Pero ang karaniwan po nagsisimba linggo-linggo, less than 10. Nakakalungkot. Ngayon po, pinapaalala sa atin ng ating simbahan ang pinakamahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Ang katotohanan ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang katotohanan ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang katawan at dugo upang makaisa ang bawat isa sa atin. Pero sa panahon po ngayon, napakarami na pong hindi naman natin sinasabing binabaliwala. Siguro po yung napakaraming hindi na po nagpapahalaga dito.
Ito po ang gustong-gustong sabihin ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko lamang kayo iniligtas sa krus. Binibigyan ko rin kayo ng aking katawang dugo dahil gusto ko kayong makaisa. Pero sa panahon po ngayon, napakarami na pong tao hindi nagsisimba linggo-linggo. Hindi na nagpapahalaga sa katotohanan ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, ngayong kapistahan po, dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Gawin po sana nating special intention. Pagtulungan po nating ipanalangin. Magtulong-tulong po tayong manalangin at mag-effort para maipahayag po ang napakahalagang katotohanan ito. Kung tayo man po ay yung kasama doon sa taong hindi po nagsisimba linggo-linggo, pagnilayan po natin ang katotohanan ito, ipanalangin po natin ang ating sarili. Dahil ginawa na po ng Panginoon ang lahat, binigay niya ang kanyang buhay, binigay ang kanyang katawan. Sana po ang bawat isa sa atin ay makatugon ng naaayon sa pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo man po yung taong paminsan-minsan na nagsisimba, ito po ang ating pagnilayan ngayon, ang pagmamahal ng ating Panginoon. At nang sa gayon po, sa ating pananalangin, humingi po tayo ng sapat na biyaya na tayo'y makatugon talaga sa pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At kung tayo naman po yung linggo-linggo na nagsisimba, sana po hindi po magtapos dito. Bagkos, napakaganda po ng katotohanan, napakaganda ng pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag po sanang huminto sa bawat isa sa atin. Bagkos po, ito ay ibahagi natin sa ating kapwa. Yung katotohanan ng pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong misa po, huwag po nating hayaan manatili sa atin itong biyayang ito. Magdasal po tayo, ipagdasal po natin. Mag-isip po tayo ng tao. Maaaring ito ay ating kapamilya o ating mga mahal sa buhay o mga kakilala. Huwag po nating hayaang manatili ang biyayang ito sa atin lamang. Bagkos magsumikap po tayong ibigay ito. Ibigay ito sa kapwa sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila o sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa kanila ng napakagandang katotohanan ng pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ito po sana ang ating special intention sa banal na misang ito. Dahil yan po ang gustong-gusto ng ating Panginoon, kaya siya bumaba dito sa lupa. Makaisa ang bawat isa sa atin. Pero sa ngayon po, sa panahon pong ito, baka hindi pa nila naririnig yung talagang paliwanag. O baka hindi pa talaga tumitimo sa kanilang puso ang katotohanan ito, kaya hindi pa sila nakakatugon ng ayon sa pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya sana po ang bawat isa sa atin manalangin. Kung tayo man po yung hindi nakakatugon, yung hindi nagsisimba linggo-linggo, ipanalangin po natin ang ating sarili. At kung tayo po yung nakakapagsimba na linggo, huwag po nating hayaang manatili ang biyaya sa atin lamang. Ipanalangin po natin yung mga hindi nagsisimba linggo-linggo, yung malayo na sa ating Panginoong Jesucristo, sila man yung ating mga mahal sa buhay, mga kasama sa bahay, mga kakilala. At nang sa gayon po, sa pagpapaalala po sa atin ng ating simbahan, ng dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, tunay po nating maipamahagi ang napakagandang katotohanan ito. Hindi po ito manatili sa atin, bagkos ay maibahagi po natin, mas lalo na sa ating mga kapatid na nalalayo na sa ating Panginoon.